Pag-uusapan po natin ang labor standards law. Dito tayo sa hours of work. Ang minimum hours of work is 8 hours. Habang nagsasama sila, nagkaroon ng epekto sa akin at sa mga anak ko. Kaya siguro iniwan niya at nag-wish yung lalaki na hindi mapunta sa kanya yung bangkay. Yung lalaki maging liable ng concubinance. Kasi nagsasama sila bilang mag-asawa ng kanyang gabi. Magandang araw po sa inyong lahat. So, sabihin natin doon sa isang place. Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programa sa Regatos. Tuloy-tuloy po ang usapan natin sa Completos Recados. Naku, in aid of legislation na pinag-uusapan natin dito. Sino ba talaga, attorney, ang magsasabi na enough is enough? Tama na. Okay. Pagod na kami makinig dyan. Sabi niya, Panyero, tapos na ako, ikaw naman. Habang naman nagtatanong si Panyero ay nakaganito, mag-iisip na naman. Oo, another. Mag-iisip na naman ang tanong. Ikaw na, Panyero, ikaw naman ang magtanong. Iisip na naman. Habang nakapahinga yung isa na naman, nag-iisip na naman, itatanong. Tapos sabi ni, ni Senator Rianis, hanggang 2015, sino magsasabi, gaano katagal? Katagal, kahaba, ang dapat gawin doon. Yang in aid of legislation. Actually, walang limit. It's a political question. Kung it's a political question, yung taong bayan ang mag-decide. Okay? Yung taong bayan ang mag-decide if yung mga senador na binoto nila are doing their job or it's only for political exercise lang. Kasi walang limit. Hindi naman yan court na pagkatapos ng isang tanong, tapos na. They can do anything they want to do because this is a political exercise. Okay. So, when say political exercise, the people will decide kung yung isang senador, ginagamit ba niya ang role niya as a representative of the people or for his interest lang. How can you decide? Yung nga, it's a political question. When it's a political question, the people will be the one to decide through election. It means habang nandiyan siya sa term na yan, he can do anything he wants to do or they want to do, and kung pwede i-question, certiorari lang or TRO sa Supreme Court. Sino mo file? Anybody. Anybody can. For example, yung resource person, pwede mag-file ng TRO okay, sa Supreme Court. Can the Vice President file the TRO sa... Yes, di ba na-deny? Oo nga. Ganyan ka-powerful ang isang Congress. Very powerful talaga. So, sa loob ng kanilang term within span of 3 years or 6 years, pwede tumagal? Pwede. Ganun katagal yun? Yes, pwede. Kasi depende yan sa rules nila eh. Then yung rules nila, pwedeng amend yan anytime. Basta i-publish lang. For example, nakalagay sa rules nila, 1 year lang ha, or 1 month lang yung investigation in this issue. Yung issue about, for example, yung parking building, 1 month. How about the other building? Another month. How about the other building? Another month. So, wala talagang fixed rules. And pag may rules man, pwedeng i-amend nila yung rules. Na sila rin ang gumawa. Sila din ang gumagawa, tapos i-publish lang nila sa official gazette, tapos na. Ganyan ka-powerful ang isang sa Senado. That's why, kailangan na may participation ang taong bayan. Kailangan sila mag-participate kung tama ba yung ginagawa ng kanilang mga senador. So, how can they participate again? Through election. Ay, tagal pa. Mamimili after six years. Parang so equalizer why, talaga yung election. That's why we should, kailangan natin mag-isip bago tayo mag-exercise ng right to vote natin. Correct. We should, kailangan natin pag-isipan. Kailangan natin mag-isip? Parang wala na silang time. Pag nakita na nila yung mga malulutong na papel, di ba? Yung nagsayaw na, kumanta. Okay, yun. Gingitian mo lang. Kasi yung kumanta politics kasi natin, Daniel based on popularity, not based on track record. Form, yes. Track record. Yun ang dapat sana. Hindi yung sino magaling sumayaw, kumanta. Yun ang problema. Kasi pure tayo sa, purely personality tayo. That's why sana mas maganda kung may may fairness yung part system natin, palakasin natin. Kasi sa atin kasi, we have multi-party system. Dapat dalawang party lang. Like sa US, may Republican and Democrats. Can the president stop it? The president, pwede siya mag-influence. But diba, sabi ni presidente, hindi niya ginagawa yan.
Pwede niyang i-relay ang message, but he will not stop it. Of course, I don't know, baka may isang tao na benefited sa nangyayari political ito. Exercise na yan. Mm. Kaya okay lang, tuloy-tuloy. Mm. Paano kung nakalagay sa rule 1 month lang, pero lumapas? 1 month yung investigation on one issue. One issue. Eh, hindi umabot ng 1 month. Less than di okay lang, walang problema. Walang problema. Kasi maximum 1 month. One issue. Yeah. Pwede naman silang gumagawa ng second issue, third issue, fourth issue, fifth issue. Di ba? Ganun ka-powerful ang Congress with respect to right of investigation. That's why kailangan ng participation ng taong bayan para naman ma-control or ma-pressure ang Congress to stop what they're doing. Mm. Pero attorney, is there any way na masabi na hindi siya capable of doing the investigation? Pwede ba siyang palitan or talagang... Wala. Kasi the Congress kasi may committee yan eh. Mm-hmm. Yung red ribbon, blue ribbon committee. Blue yes, ribbon. Hindi red ribbon, blue ribbon. Yung blue ribbon committee, sila yung mag-iimbestiga about sa mga graft and corrupt practices. So hindi pwedeng mapalitan sila. Ay, hindi pa pwede. Through election sila mismo. Sila mismo. At saka sila na lang. Saka pinag-aagawan yung committee. Oo, yung mga committee. Kasi very powerful yung blue ribbon. Powerful yan. Red ribbon na lang, hindi pinag-aagawan. Oo nga eh. Yung blue ribbon na yan. Oo. Ito, last na. Ewan ko kung may class ka pa. So, sinasabi mo kanina, attorney, even the vice president na inimbitahan nila, eh, sa ngayon, hindi siya pumupunta. Oo. Hindi pa mapunta. Anong move ang pwedeng gawin ng Senado para magpunta siya? Or pwedeng gawing ibalibaliko yung issue para ipawarant o bares siya? Actually, dalawang view. Wala pang established rules kung ang vice president pwede bang ipatawag. Kasi yung isang mga expert sa Constitution nagsasabi na hindi pa pwede. Kasi the vice president is under the executive department. And the vice president pwede niyang gamitin yung power ng presidente. Ang second view naman, hindi po pwede kasi the vice president, wala siyang executive power. Ang power ng vice president is to pray only when the president will die. Kasi wala talagang power ang vice president natin. Unlike sa local government, yung vice mayor, siya yung presiding officer sa Sanggunian. Like vice mayor sa Manila, Moreno, siya yung presiding officer ng Sanggunian panglungsod ng Maynila. So, mas powerful pa pala yung vice mayor kaysa sa vice president? Yes, kasi yung vice president, walang ginagawa yun except pag ina-appoint yan as cabinet member. Walang power ang vice president. If you see the constitution, if you read the constitution, wala siyang power except pag ina-appoint yan ng presidente. Sa bagay sa Amerika, di ba? Pag binote mo na yung presidente, automatic kasama na yung yes, tama. Mm. Sa atin iba eh. That's why kailangan may pagbabago sa ating saligang batas kasi yung vice president, parang wala. Wala talagang power yan. Spare tire. So, yun ang ginagawa natin. So, mas maganda. So, yun lang ang power niya, mag-pray. Kasi, kasi sa... if you compare sa other cabinet members, for example, I hereby appoint, I'm the president, I'd like to appoint Dennis Antenor as the Secretary of Defense. Kailangan yan i-confirm yan sa Commission on Appointment. Di ba? May i-confirm. Yes. Yeah, pero pag Vice President, pag vice president ang i-appoint mo, there's no need of confirmation. Ah, ganun ba? Okay. Yun lang ang benefit ng vice president. That's but aside from that, wala na. Wala na. So, hindi na siya dadaan sa commission on appointment. Kasi nga, nung bata pa ako, natatandaan ko, pag umaalis yung presidente, ang acting president talaga is the vice. Vice president. Pero sa ngayon, hindi. Hindi. The executive secretary. Oo, executive secretary. Oh. Si Paquito. Si Paquito. Oh, kaya gano'n. Correct, oo. Si Paquito ang gano'n. Parang little president na. Yes. Oh, little president. Yung vice president, wala. Wala talaga. Wala talaga. Except pag inappoint yan as DILG secretary, inappoint yan as defense secretary or foreign affairs, powerful siya. Pag wala, wala talaga. Kaya pala pa ikot ng ikot si Vice. Oh. Kasi walang ginagawa. Wala masyadong kasi yung actually yung function na ngayon, housing lang. Oo. Of course, very powerful naman yung housing. Saka challenge siya na mag-resign eh. If you don't believe the leadership of the president, you better leave. Oh, leave. Diba? Better leave the So yun ang aspect ng ating constitution na dapat baguhin about the function ng vice president. I think mas maganda yung vice president gawin natin Senate president parang presiding officer. Oo, may function. Pero may function pa rin. Like the vice mayor, yung vice mayor presiding officer ng Sanggunian. Oo nga, di ba? Oo nga. So may function. Eh sino naman kaya gagawa ng batas? Through constitutional convention. Charter change. Charter change yan. So parang mahaba proseso pa rin yan. Parang dynasty.
Parang gano'n. Yung dynasty dadaan sa batas. Ang mga miyembro ng dynasty ay sila rin yung mga nakaupo. Yes, oh, kaya hindi umuusad. That's why, kailangan ng participation ng taong bayan and the media. Kailangan talaga to pressure them. Kasi kung hindi, gagawin niya anong vested interest nila? Anong interest nila? Of course. Oh. Personal interest nila instead sa interest ng taong bayan. Okay. Ano palang power ng Vice President is to pray. Uy, powerful yun. Hindi, ang prayer kasi nyo may mangyari sa President. Ayun lang, yun lang pala. Yun lang pala. Yun lang, doon lang siya pwede mag-ano. Correct. Okay, Attorney, maraming salamat. Saka namin pwedeng huntingin. By the way po, you can visit po my website, www.marktolentinolaw.com. Or sa Facebook page po natin, www.facebook.com/MarkTolentinoLaw. Pwede din po kayong tumawag sa landline po natin dito sa Metro Manila, 209-6203. I repeat po, 209-6203. Or mobile number po natin, 0917-329-5353. Ayun. Kompleto yun, eh? Okay, maraming salamat, Attorney. Thank yes, you thank very you much so again. Much. Naliliwanagan kami pagdating sa mga bagay-bagay ng mga batas. Mm-hmm. Okay, so anong mga natutunan natin ngayon, Bien? Ako, simple lang. Dun sa mga viewers natin na hindi aware at ayaw maging part, mahalaga ngayon at this point, makisali kayo sa panonood lang ng mga hearings na pinapalabas natin. Mm-hmm. Napaka-importante na alam nyo kung ano nangyayari. Kasi hindi lang pwedeng lagi lang tayong reklamo ng reklamo. Kahit hindi nyo naman alam kung ano yung pinag-uugatan ng reklamo ninyo. Mm-hmm. Kagaya ng mga napapanood nyo sa amin, lalo na pag kinocover natin yung mga hearings. Sa Senado, sa Congress, ganyan. Doon kasi na pag-uusapan kung ano ba yung rights natin bilang part of the Philippines ng Republika ng Pilipinas, ano ba yung nangyayari sa Kongreso kung tayo ba masyado na ba tayong relax dahil nakikita naman natin sila sa TV lagi, ganun lang. Mahalaga na nanonood kayo at syempre aside from that, alamin niyo rin magbasa-basa din tayo, nandiyan lang naman yan sa internet para alam natin kung kailangan na ba natin magreklamo o hanggang ngayon, uupo ka lang dyan at manonood ng ibang bagay, di ba? Ako sa akin, sa mga ganitong usapin, parang lalong, sana napapanood talaga to ng mga, lalong-lalo na yung kabataan na may kinalaman sa mga butuhan, di ba? Correct. Ang election lang talaga, that's the great equalizer talaga. Mm. Yan lang talaga. Pag binigyan kayo ng pera, ako lagi yung sinasabi, pag binigyan kayo ng pera para iboto si ganito, si ganyan, tanggapin nyo. Accept. Tanggapin nyo lang. Oo. Walang problema. Pero ang masusunod pa rin sa bandang huli, kayo pa rin eh. Mm, diba? Correct. Kasi, biro mo, gaano ka, meron nga akong ginawa akong isang plugging no na pinlay ng KBP. Para tayong, alam mo yung mga ermitanyong nagbibigay na kapangyarihan kay Darna? Mm-hmm. Pagdating ng eleksyon, walang makapangyarihan eh. Correct. Not even the presidente, eh, 'di ba? So, tayo ang makapangyarihan pagdating doon. Tayo yung nagbibigay ng tayo ang nagbibigay ng bato kay Darna pagdating sa mga eleksyon. Sana 'di ba yung 'di ba pag nanonood kayo ng mga ganyang pelikula, 'di ba yung mga matatanda naghahanap? Yes. 'Di ba? Ikaw ang karapat-dapat na tao na bibigyan ng kapangyarihan na ito dahil ikaw ay mabait. Sana maging parang ermitanyo rin tayo, mag-imbestiga rin tayo, di ba? Yes. Tayo rin, maging mapili din sana tayo. Dahil yung kapangyarihan na bato na yun, napaka-grabe yung, biro mo senador, di ba? Biro mo congressman, biro mo mayor, biro mo vice mayor, biro mo kapitan, bibigyan natin sila ng kapangyarihan na pwede nilang abusuhin dahil pagkatapos na eleksyon, mataas na sila sa atin eh. Correct. Di ba? Gano'ng kalakas, ka-powerful yung kapangyarihan na ibibigay mo sa kanila. Mm. Sana tayo maging ano tayo, maging ermitanyo tayo. Yung, di ba ermitanyo, naging matanda na nakakahanap? Oo. Oh, di ba nakakita, so, ka, ba na, nakakita ka na ba ng ermitanyo na sexy? Oo, wala. Lahat eh. Tumanda na, di ba? Correct, correct. Ibig sabihin, tumanda na sila ng kakahanap. Kasi, ano sila, mitikuloso sila eh. Mm-hmm. Sana tayo rin, mitikuloso rin tayo. Pagbigay natin ang kapangyarihan. Lalong-lalong na doon. Huwag kayo madaan sa sumasayaw. Oo, kanta-kanta si Daniel Padilla. Parang ang akala natin si Daniel Padilla yung tatakbo sa Senado, sa Presidente. Saan nila iboto diba? Nyo, di ba? Dapat tayo mag-imbestiga tayo. Mm-hmm. Imbestigahan natin yung mga yan. Mm-hmm. Di ba? Tayo, di ba, pag
Lalo na, sabihin na natin, yung anak mo, kunyari, anak ko to si Bien, kahanap ako ng tao ng pagkakatiwalaan. Diba, oh, kuha ka lang ng isang tao dyan na, oy, nakita ko ito, oy, bantay mo nga itong anak. Diba, hindi naman gano'n, diba? Oo, correct, hindi naman porke kagwapo ni Attorney Mark. Iiwan na sa akin. Oo, diba? Pag-iimbestigahan ko pa rin yan. Oo, diba? Syempre. Dapat gano'n. Dapat maging mapili tayo dahil yun lang talaga ang the great equalizer lang talaga. Saka after all, tayong end user. Oo nga eh. Tayo rin ang magdudusa. Sa atin din lahat ang bagsak ng lahat pag nagkamali tayo dyan. Correct, correct. Tayo rin yung kasalanan. Yes. Okay, maraming salamat po sa panonood ninyo. Ito po ang Usapang Batas. Kami po ang inyong mga nakasama. Ako po si Dennis Antenor Jr. At ako po si Vienda. And saying thank you again. Thank you very much, attorney. Yes, thank you, attorney. Maraming salamat. Yes. Oo. Baka may gusto kang batiin yung mga pants na ano. In the half daw. Maraming salamat, Pilipinas. Hanggang sa muli. Bye-bye. Bye! Pag-uusapan po natin ang labor standards law. Dito tayo sa hours of work. Ang minimum hours of work is 8 hours. Habang nagsasama sila, nagkaroon ng epekto sa akin at sa mga anak ko. Kaya siguro iniwan niya at nag-wish yung lalaki na hindi mapunta sa kanya yung bangkay. Yung lalaki maging liable ng concubinance kasi nagsasama sila bilang mag-asawa ng kanyang labas. Magandang araw po sa inyong lahat. So, sabihin natin doon sa isang place. Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programa sa Regatos.